Hindi po may kakailang kulang pa rin ang mga pasilidad para sa mga grupong katutubo, lalo na yung mga naninirahan na malayo sa kabiasnan. Pero dahil sa tinatawag na mobile teacher, unti-unti na silang nabibigyan ng edukasyon. Natuturuan na lang hindi lang mga bata, kundi pati ang mga nakatatandang dumagat, magbasa, magsulat at magbilang. Nakatutok si Claire Delphine. Matarik palusong ang daan. Maputik pa at madulas. Tatlong ilog rin ang kailangang tawirin. At dumaan sa tila nabubulok ng hanging bridge. Na oras ang nilakbay namin bago marating ang Sitio Pagtilaw, ang kaduluduluhang puok sa Barangay Kalawis sa Bulubunduking Lungsod ng Antipolo. Dito nakatira ang may 40 pamilya ng mga katutubong dumagat. Ayon sa kanila, tinawag silang mga dumagat dahil ang kanilang mga ninuno unang nanirahan sa tabi ng dagat sa probinsya ng Quezon. Pero nung dumating ang mga dayo mula sa ibang lugar, natulak sila palayo ng palayo hanggang umabot sila dito sa tuktok ng Antipolo. Kasama sa kanilang paglayo ay ang pagiging mailap naman ng mga serbisyong pampubliko. Kabilang na dyan ang edukasyon. Sa mahabang panahong malayo sila sa kabihasnan, namuhay silang di marunong magbasa't magsulat. Paano mahirap yung hindi nakapag-aral? Ay mahirap po. Dito po lamang kami pwedeng gumalaw sa kagubatan, pero pagdating po sa bayan, hindi kami makakaykilos. Dahil wala po kaming alam. Kung wariin ko lamang naman, ay ang tingin sa amin ay isang parang walang kabuluhan tao. Dahilan nga po di sa walang pinag-aralan. Layunin ng DepEd, matuldukan ang ganitong kahinaan sa pamamagitan ng mga tinatawag na mobile teacher. Inalapit nila ang edukasyon sa mga tumagat at iba pang katutubo. Magandang umaga po sa inyong lahat. Sa loob ng maliit na hall na ito, sabay-sabay silang nag-aaral. Matanda't bata, ina't anak. Okay, nanay ni Jack. Ano nga po ang butol? Gawa sa ano yan? Manok. Okay. Loya. Manok. Patitik? G. Na may tulo? Tinuturuan silang magbasa, magsulat at magbilang. 21, 22, 23, 24. Gusto ko pong matuto at gawa po lang pag yung siyempre pag nagkasakit ang anak, kailangan pumunta ng bayan. Eh kung marunong ako maski kaunti, hindi po siguro ako maliligaw sa bayan. Kaya po ako ay nagsumikap din. Ikaw ba may pangarap ka na? Anong gusto mo maging? Guro. Ha? Guro. Aguro. Bilang? 1, 2, 3, 4. Bakit gusto mo maging guro? Para mo makatulong sa mga batang hindi po marunong magbasa. Ga? Okay, tama. Pipilitin daw ngayon ang DepEd na marating ang mga katutubo sa ang sulok na ng bansa. Kahanga-hanga ang mga mobile teacher na sinusuong ang pangbalakid para sa mga katutubong nagkahangad. Dito ko muna binubuhos yung pagmamahal at yung sarili ko para makatulong sa kapwa. Itaas na mga modules ninyo. Okay na po ba? Okay. Itik? Mission, vocation at passion. Sa loob ng mahabang panahon, naging biktima sila ng diskriminasyon at pangungutya mula sa ibang tao. Pero salamat sa edukasyon, nabuhayan ang kanilang loob at nagkaroon ng tiwala sa sarili. Higit sa lahat, nabigyan sila ng pag-asang malalabanan na nila ang kahirapang napakatagal na nilang iniinda. Claire Delphine, Nakatutok 24 Oras.